Hello guys, so today we're trying and reviewing the Cineton UFO LED High Bay Light. That's what they sent us, and I can use this outside when I'm gardening at night. So that would be perfect. It's super bright. I already turned it on and opened the box. It is 160 watts. The specifications. Okay, I'm just gonna plug it in and use the light. And if you want it hanging, they also provided the hook that goes in here to avoid it from falling, because it's heavy, it has some weight. Is you can use this too, like maybe wrap it on the bar, and there you go, you can hang it on the bar like that. It keeps it more safe. And now it's time to try our Cineton UFO LED High Bay Light. Ayan guys, it's really really bright. Okay, I set it on top of the box. It would be perfect in the garage, in the backyard. My light is on. I'm gonna turn it off right now. There you go. It doesn't make any difference because it's so bright. Look at that guys, very very bright. Wow, that's how bright it is. Oh my goodness, it's so bright you guys. There you go. Wow, that light is nice. So if you guys want to check it out, link in the description box below. Okay guys, so ngayong umaga, kahapon nag-request ko yung gumawa ako ng cinnamon roll. So tinry ko ngayon, naghanap ako sa internet ng easy cinnamon roll na walang yeast, kasi mahirap ang magpausbong ng flour. So ito na lang yung aking ginawa. So ngayon, hindi to gluten-free. It's gluten, pero pwede ko siyang kainin. Kasi ito, pag ito, hindi ako nagkaka-allergy. When I use Sunrise Flour Mill, it's not sponsored. I didn't get the hives and the itchiness, you know, from wheat. Kasi ano siya, guys? Heritage. Heritage wheat yung ginagamit ko. And then, ito pa yung isa. Dinagdagan ko to kasi ubos na yung aking wheat flour, yung bread blend naman. So, ini-roll up ko na yung dough. Ngayon naman gagawin ko yung filling, nothing more than filling. Yung cinnamon and sugar. Teka, tinitingnan ko pa. And ang ginamit ko instead of butter is coconut oil, kasi wala na akong butter. So biglaan lang to na naluto. So, ang ingredients ay 2 cups of flour, all-purpose, so wheat flour niya, and heritage wheat na pwede ko. And then, 2 tablespoons of sugar, 1 tablespoon of baking powder, dinagdagan ko siya, 3 cups yung ginamit ko instead of 2 cups yung sa recipe. And then, 1 teaspoon of salt. And then, niroll ko lang siya. Pinagsamsam ko yung sugar, flour, baking powder, at saka yung salt. Ito nga, magagawa tayo ng, yung ilalagay natin sa loob is yung filling na siya ay brown sugar, sugar cinnamon, butter, and vanilla. Ah, yun lang pala yun. Butter, cinnamon, okay. Paano kung gagawin yun? Okay, so mayroon pa ako natira na butter. Pero ito na lang. Wait lang, guys. Ito na lang yung butter. Kaya ang ginamit ko is coconut milk. Coconut milk, coconut oil. Ito yung butter ko. Tapos, ipainitin muna natin siya. Okay. Ito yung coconut oil na ginamit ko. Then, imimix natin yung cinnamon. So, ito guys, yung cinnamon na gagamitin ko. Ito, cinnamon. Pero meron pa tayong konti doon. And then, ito naman yung isa pa. So, ilan bang cinnamon? So, maglalagay tayo ng sugar. 2/3 cup brown sugar. Well, i-ano ko na lang siya. Sige. 3 tablespoons. Parang ano na lang. Taghap-taghap. Kasi cinnamon rolls to. So, ayan.
kailangan ko na ingredients, so naghanap ako. Ito Ceylon, hindi ko alam kung mas ano ba to, matindi yung kasino man niya. Haluin lang natin. And salted butter, melted. And vanilla extract. So, minimelt pa natin yung ating butter. So, lalagyan natin ng hanggang sa itsura. Gagawa rin tayo ng icing sa ibabaw. Balance ito yung salt natin. Para balance yung lasa niya. Ito na to. Pagsabayin ko niya yung konting vanilla. Tumihimik. Ayan. O, diba? Atin na siyang mix-mix. Ayan na, may vanilla na rin yan. Yan yung ilalagay natin dito sa ating cinnamon roll. Okay, guys. Ayan. Okay. So, ito na. Ito pa yung isa pa nating i-roll. Ilalatag na natin. So ngayon, i-roll natin siya. Hopefully, hindi siya mag-break. Okay lang kung mag-break siya. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Yan. Ito yung amateur. Amateur baker po tayo. So, pasensya na po. Kung expert kayo sa pagbe-bake, pasensya na po. At talagang very amateur tayo, ano? So, ngayon, so, naging log na siya. Para na siyang, alam mo yun, mahabang, ano nga, log. So, ngayon, kakatin natin siya. Coconut oil na lalagay natin dito sa ating dish dahil wala tayong butter. So, yan na guys. Oiled na siya ng ating coconut oil now. Ito naman, hiwa-hiwain natin. Sa kalahati muna. Uy, guys. Diba? So proud. Kapala natin. Sana magkasya. Kung hindi, magluto pa tayo ng kayana natin. Okay, so iporma natin dito. Inubos sila, guys. Ayan. Uy, kasha naman yata sa isang ano. Mukhang kasha naman siya. Ano na lang natin. Isang, para isang lutuan. Abos ka agad to, guys. Mabilis kumain. Okay. Ayan. So, i-roll pa natin yung isa. So, yun na yung isa pa. Kasi nga, wala siyang yeast. So, hindi siya ganun ka-pliable. Ano? Hindi siya pliable. And then, i-ano na natin ulit. I-roll na natin siya ulit. Ating cinnamon.
So yan na guys, at di pa ang cute, ang ganda. Tapos gagawa tayo ng frosting. Hintayin ko lang, ano daw, 375 for 28 to 30 minutes. So 28 lang. Tapos pagkatapos niyan, lalagyan natin ng frosting. Gagawa tayo ng cream cheese frosting. Cream cheese, salted butter, 1 tablespoon, and vanilla. And gradually put the sugar. And then half a cup of powdered sugar. Una ko is coconut oil. So melted coconut oil. Minemelt ko na yung coconut oil. And then, goes na. Ay, matigos na siya. Okay. Pero pwede pa. Ayan, eh. Pwede pa. Pwede pa siya. Wala pang amal. Patigas nga rin kasi hindi na-seal na siya. Tanggalin ko lang to. And sugar. So, ilagay ko na siya dito sa ating lagalagayan. Ito na guys, yung ating frosting. Ano ba? Icing. Si Kuya naghahalo. So, ano lang to? Cream cheese, coconut oil kasi wala akong butter, sugar, at saka, what did we add? Milk. Baka dagdagan ko pa siya ng cream cheese para mas masarap. Medyo tangy. Kailan gusto natin tangy. Okay, naipasok ko na sa oven. 25 minutes pa. And, ready na. Okay. Wow, mga guys. Mukhang masarap. Ayan, guys! I'm so excited! Ayan, guys. Tapos ito na yung ating... nagdagdag ako kaya yung cream cheese medyo may buo. Pero okay lang. Maganda raw itong ilagay pagka siya ay mainit pa. Ano yan? Shayna ba? Paano mo ginawa? Ay, yung ano, no... Ano yung no yeast? Guys, yan na. Ilagay na natin yung ating... yung filling. Maganda raw to ay sa ibabaw pag mainit pa. Kita nyo guys, may konting buo-buo pero okay lang yan. Dahil nagdagdag ako ng cream cheese. Eh, nahuli na. Siyempre, hindi na siya. Pero hindi naman masyado halata. So, tikman natin. Wow. Ayan. Buti lang may mga recado ako. May cream cheese, may... Yung nga, walang butter. Ito, coconut. Coconut cinnamon roll. Kasi, mostly coconut yung kanyang. Yung ginamit kong ano, instead of butter. Ayan. So, ilalagay natin dyan. Wow. Hi. So, tikman ko muna. Ako muna ang unang titikim. Kasi, syempre. Next ko namang luluto yung pandesal. Ah, diba? And guys, tika. Wow. Okay, baka masyadong mapatas. Tikman ko muna ang titikim. Nasaan na yung... Naku, hindi ko na makita yung hiwa. Ta guys. Ang sarap, guys. Tapos saw-saw pa more sa cream. Oh my goodness. Ano yung cream na yun? Cream cheese? Mm-mm. Cream cheese at ano? Cream cheese with butter dapat. Kaso wala akong butter. So, coconut oil. And sugar. Konting salt. Vanilla. And milk. Mix mo lang. Nagigin na siya yung icing. Yung sa cinnamon. Tapos pagka ano, titigas na yan. Ito pala ang ginamit ko lahat is coconut oil kasi wala akong butter. Yung butter lang na ginamit ko is konting-konti lang, mga 2 tablespoons kasi wala. Lahat to is coconut oil kasi wala akong. Ito na lang guys, ang tira. Wow. More, Kuya? More. Pati si Ben. Oh, wow. Ayan na lang.